importante para kumala, para sa akin kasi tayong lahat ambassador nito kasi ito yung industry ang bumubuhay sa mga pamilya natin, bumubuhay sa atin. So, dapat tulungan din natin ang industry. I'm very flattered sa mga magandang salita na sinabi din ng chairman and sana matulungan niyo po kami para ma-handed sa mga kababayan natin ano yung nakasalalan kapag namirata tayo. Kasi yung mga buhay na maapektuhan, mga pamilyang mabubuto, mawawala ng trabaho, at syempre, pag namunin po tayo ay mayroong parusa na mabigat din po. So, iwasan na po natin. Yan pong aking munting mensahe po sa mga nanonood. Perfect. Was there a time na parang yung movie mo, nalaman mo na pinirata? So, yes. What was your reaction? Well, maraming beses. Simula ng, ewan ko, simula nang pumasok ko sa industry, talagang talabak na yung paninirata talaga. At maraming nakikiusap, natihilan na, marami ako nakita mga producers na umiiyak. At nararamdaman ko na palit ang palit talaga yung movies. Kung gagawin natin yung part natin, at mas lumago pa yung movie industry ng Pilipinas, hindi lang movie industry, kundi pati music industry, ganyan. News, diba? So, kung talaga tayo, kung sana mali, malesan na talaga sa mistop na ito. Kasi ngayon kahit online eh. Sa naroon may dami sa mga shopping sites, pinabenta yung mga USB na mga ilang pelikula na doon. So, kung ganun katalamak na talaga na pinabenta na ng online, parang wala nang takot din yung mga pelikula. Understand na minsan hindi lang sila na yung pinagawa sa mga susunod. Nandito tayo para bigyan ng mukha, para panilay sa mga tao na kung sino yung mga naaapektuhan. Hindi lang po kami mga artista, kundi yung mga tao na nagtrabaho sa likod ng camera, mga press natin na siyempre sumusulat sa atin. Marami po mga apektuhan na lang. Honestly, wala akong nasagot na interview tungkol dyan kasi tungkol sa nahiya talaga akong pag-usapan yung mga ganung bagay. Katulad nga sa parang nandito, parang first gusto ko i-acknowledge kasi it's conversation. So, napakasuryal nung pakiramdam lang talaga na mapagilang nakatabi ng mga naglalakiang mga tao. Pero, nakalungkot, syempre napabilang ka doon kasi naaalala ko kung bakit ka nandun doon eh. Yung mga tao na suffer, yung mga sinintan, yung mga matay. So, nakalungkot. Naisip ko na lang na, kasi yung talaga pag-usapan, sa totoo lang, parang naisip ko na lang na baka isa itong paraan para makapag-inspire pa ng mga kabataan, ng mga nanonood yun, at tumulong din. Wala kayong dapat antayin ako. Kahit na ano naman, parang pag may nangangailangan, wala na tanong-tanong. Sa totoo lang, kung makikita mo yung kaligayahan ng taong na tulungan mo, siguro triple yung kaligayahan na mararamdaman mo kapag ito yung tao. Mas better na yung pinagawa mo. Kasi mapunta ka sa situation nila. Mas marami kang ipagpapasalamat talaga. Iba yung... lalo na pag... yung walang kapalit. Pagkulo ka na walang kapalit talaga. Pero this coming, of course, it's resources sa ilang araw na natin. So, are you planning to do something? Na kung sasabi na naman sa mga tao na... Lahat naman ng tao mo lang nakakalam. So, i-maintain ko na gano'n lang talaga. Of course, maliit na grupo lang naman sa dapat lang kami gano'n. So, for security reasons na talaga. And wala talaga akong plano. Ipaalam, mas okay ako kung nag-work na gano'n. Kasi magiging fans na eh. Nakakalimutan nila na charity mo. Dahil maraming advantage. Gugulo ng lugar. So, hindi rin nag-work sa mga tao. Pero mas Angel, segue na rin dito eh. Napakagay na rin yung nag-run. What are preparations between you and your partner for you?
medyo nag-stop kami sa preparations kasi medyo nag-advance kami ulit. But next year, back to wedding preparations daw ulit. And paano ba? Siguro, may mga tao kasi na parang nasasaktan pag may makita mong masayang tao. Pero wag kong kayong mag-alala kasi dati rin ako sa ganyang posisyon. Darating din yung tao para sa inyo, magugulan na lang. Kaya manalig lang po kayo. Ngayon pong ganito, ano po ba mga abo namin sa inyo? Yeah, may mga nilulutong ABS-CBN na proyekto. Movies mo ba ito? Movies, pero kailangan ko lang yung magdadaan kasi kailangan ko mag-prepare ng kasal. At yun lang yung pinakausap sa akin ng fiancé ko na huwag ko siyang hayaan mag-isa mag-prepare. Ayan lang din naman. First boyfriend mo ba ito? Sure, pwede ko nang sabihin eh. But pag nandyan na yun, pag buo-buo na talaga, una kayong makakaalam. Sure ako. No worries.